ngayong buwan ng Disyembre sa ating Policy Highlight. Pag-usapan natin ang CSE Memorandum Circular No. 13, Series of 2023, o ang Prohibition on Solicitation and Acceptance of Gifts. Ang CSE Memorandum Circular No. 13 na nilagdaan ni CSE Chairperson Carlo Nograles noong December 23, 2022 ay batay sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon sa batas, ang mga kawaniin ng gobyerno ay hindi maaaring mag-solicit o tumanggap directly or indirectly ng anumang regalo, pabor, entertainment, pautang, o anumang bagay na may kaakibat na monetary value mula sa sinuman habang sila ay nasa official duty o kaugnay sa anumang operasyon ng kanilang opisina o anumang transaksyon na maaaring maapektuhan ng kanilang opisyal na mga gawain. Ipinapaalala rin sa mga kawaniin ng pamahalaan na sa ilalim ng Administrative Code of 1987, ipinagbabawal ang pagtanggap ng bayad, regalo, o iba pang mahalagang bagay na for personal use ng isang kawani bilang kapalit ng inaasahang pabor, tulong, o mas mabuting pagtrato kaysa sa ibang tao. Ang paglabag sa probisyong ito ay isang grave offense na maaaring parusahan ng dismissal from the service. Sa ilalim naman ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, mahigpit ding ipinagbabawal sa mga kawani ng pamahalaan ang pag-request ng anumang regalo, kaloob, bahagi, porsyento, o benepisyo para sa kanyang sarili o para sa opisina. Halimbawa, ang mga opisyal at kawani mula sa mga tanggapan na nag-i-issue ng permits o lisensya ay dapat umiwas sa paghingi ng raffle prizes o kontribusyon na pera mula sa mga kumpanya dahil maaaring ituring na suhol o gantimpala ang mga gawain na ito kapalit ng mas mabuting trato. Sakop nito ang paghingi ng raffle prizes o monetary contribution para sa kanilang Christmas party at year-end parties mula sa mga kliyente o aplikante, supplier o contractor, o sinumang individual, grupo o kumpanya na may transaksyon sa opisina, nabigyan ng serbisyo o katulong ng opisina sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Sa ilalim ng Republic Act No. 3019, pinagbabawal rin ang paggamit ng kaugnayan sa pamilya at personal na kaugnayan sa isang opisyal o kawani para makahingi o makatanggap ng anumang regalo, kaloob, at material o pinansyal na pakinabang mula sa gobyerno. Sakop ng batas ang mga asawa, kamag-anak, kaibigan, social at fraternal na koneksyon at profesional na trabaho. Ang sinumang kawani ng pamahalaan o pribadong tao na pamilya o may malapit na relasyon sa kawani na lumabag sa alinman sa mga bawal na gawain o pagkukulang na nakalista sa Sections 3, 4, 5 at 6 ng batas na ito ay maaaring maparusahan ng pagkakakulong, habang buhay na diskwalipikasyon mula sa pampublikong opisina, at pagkumpiska sa anumang prohibited interest and unexplained wealth na hindi proportion o akma sa kaniyang sahod at iba pang income. Nilinaw din ng CSE na sa ilalim ng Presidential Decree No. 46, pinagbabawal para sa opisyal o kawani ang tumanggap directly or indirectly ng anumang regalo, kaloob, o iba pang mahalagang bagay sa kahit anong okasyon kabilang ang Pasko. Hindi rin pinahihintulutan ang paghahanda ng parties o iba pang forma ng kasiyahan para sa opisyal o kawani at kanyang mga kapamilya. Sa ilalim ng Revised Penal Code, inilakip ang bribery o panunuhol bilang uri ng krimen na maaaring kasangkutan ng mga kawani ng pamahalaan. Ang direct bribery, indirect bribery, at qualified bribery ay may kaakibat na kaparusahan. Ipinapaalala rin ng CSE sa mga kawani na bagamat bahagi na ng ating kulturang Pilipino ang pagiging mapagbigay, ang serbisyo bilang lingkod bayan ay binabayaran sa pamamagitan ng ating puwan ng sahod, hindi ng regalo at pabor. Para sa mga kawani ng pamahalaan, laging tandaan na ang paglilingkod sa publiko ay ang ating sinumpaang tungkulin at dapat nating ibigay ang pinakamahusay na serbisyong walang inaasahang kapalit. Kaya naman sundin natin ang mga nabanggit na mga batas upang maging matuwid ang ating paglilingkod sa bayan. Manatiling updated sa mga policies, programs, and activities ng Civil Service Commission, bisitahin lamang ang aming website at social media channels.
maaari ring tumawag, mag-text o mag-email sa contact center ng bayan para sa inyong mga katanungan, komento o suwestyon. Hanggang sa susunod na policy highlights sa taong 2024. Maraming salamat po and happy holidays!